sa panayam sa kanya kanina sa programang Unang Hirit, nag-sorry si Congressman Bertiz sa publiko, sabay linaw sa issue. Dumaan na yung x-ray, tapos nung magubad na akong sapatos, pag ganun ko, nakita ko naman na may dumaan po na ibang nationality using almost the same rubber shoes. And pag paglabas ko po nung x-ray, ay hindi naman ako tumunog. Okay. That's the only time na paglampas ko, pinababalik niya Pero ako. Sinabihan kayo na pakihubad doon ng sapatos? Hindi. May ganun. Wala. Paglampas ko na po, kasi nga po wala naman tumunog. Sana kung patatanggal mo sa akin yung sapatos, doon pa lang. And then, hindi mo hinayaan din yung ibang, I think that was two Koreans or Chinese national who just passed na hindi rin tumunog na may rubber shoes. Ang hugot ko kasi doon na, Igan, we are receiving so many reports of escort system sa airport, biktima ng mga human trafficking, yung mga minors, na kitang-kita mo sa harap mo, pati yung mga ninanakawan. Ano bang ipinakitang ID ni Congressman Bertiz? All access pass po yan na yung security access niya mas mataas po dun sa security level nung kanyang Tapos ito ba pag pinakita mo kung hindi ka na pauba rin ng sapatos ha? Ay, hindi, I always okay. Travel. Oo. I just use that. It so happens, sabi ko ganun, by the way nga pala, I have also access pass. Pero kung sa video ito paliwanag mo kasi parang dinuldul mo sa mukha niya itong ID eh. Hindi yung sa kwento mong may paggalang kayo. Hindi naman po sa mukha. Tungkol naman sa pagkuha ni Bertiz sa ID ng airport personnel. I have to report this. Sabi kong ganun sa kanya, politely. Okay. Ayaw niyang bigay yung pangalan niya, tinatakpan niya sa loob ng jacket. Tapos bigla siyang sinabi niya sa akin, sino ka ba? Ginanon niya ako. So ako, nasyak ako. Sabi ko, kukunin ko lang yung pangalan mo. Then when I was able to get a chance na mahawakan niya ID, umatras siya. Kaya kung titignan mo, parang hinatak. Pero nakadikit lang kasi yun eh. Then I took a photo. After taking a photo without any commotions or our scenario or argument, I returned back the ID. Itinanggi niya ang alegasyon na minura niya ang OTS personnel. Tinext na ni Bertiz si MIAA General Manager Edmond Real para mag-sorry at iparating ang nangyari. Sumagot naman daw si Monreal. Sabi niya, sir, we already investigated the situation. We sincerely apologize sa nangyari. And the staff, Mr. Abdul, was apologizing to the situation. And actually, tumawag po siya. They would like to meet me raw. Mag-a-apologize yung person. Sabi ko, it's no longer my jurisdiction. Sinagot din ni Bertiz ang isa pang issue noong 2017 kung saan nakipagsigawan siya sa isang leader ng OFW sa Hong Kong. Nag-uusap daw sila noon kaugnay sa overseas employment contract at terminal fee. Pero naibaw man ang usapan ng magsalita si Bertiz na nauwi sa sigawan. There was a presentations of program for Dole and for OFW. And then, nagrarally po sila sa labas. Mga miyembro po sila ng migrante, Hong Kong. Nagrarally sila. Kinausap yung labor attaché. Sabi ko, why don't we call them? Umuulan and have that dialogue. During that time, Joel Manlungsod, which is in the video also, what's with us? Sabi ni ka Joel nga po nun, sabi, tsaka nung mga taga-embassy, huwag na natin silang papasukin. Kasi nga, baka lang daw mag-ingay. Ganun. Sabi ko, no, let them come here para magkaroon tayo ng pag-uusap. Rafi Tima, GMA News.